Wala na dun. Pero let's go on. Doon lang naman ulan. Yan, ulan na yan. Kasi white. Doon din ulan na. Pero dito hindi pa. Hindi na sa amin yan. Sa kabila na yan. Kaya itutor ko muna kayo doon sa kabila. Kasama yung aking mga alaga. Oh. Ah. Doon sa mga ari-arian. Ninoy Toroy. Ah, tingnan niyo ang taba-taba ng onion leeks. Onion leeks ba 'yan? Luoy magdali ko dai kay umuulan na talaga dai. Ayun, uulan na 'yan. Dito tayo sa mga mais ni Ninoy Toroy na ano lang siya tingnan, mataba siya tingnan. Kasi meron siyang abono. Oo, kaya hindi siya organic. Ang lupa dito hindi organic kasi may abono. Pag may abono kasi hindi masasabi yan organic. Dalawa kong alaga na talagang nakabuntot everywhere ever I go. Hello, kumusta? So nga, pangalawang beses ko lang ito napuntahan since dumating ako last week. Kasi nga hindi ko ano. Ano dito? Malayo. Hindi na alam. Ayun, ulan na talaga dahil ang CR. Guy, ulan na ba yet? Ulan na. Yan, welcome la. Aguy, very timing. And nandito pala si Bukatet, si Leng Leng Leng. Timing talaga dahil umulan na. So dito itutour ko kayo sa aming original bahay. This is our original bahay bayat. Together with my Bukatet, si Leng. Lang, lang, lang. Okay? So, nung wala ako dito, dito yung si Buka. Dito si Buka nagpapataba. Kasi inaalagaan siya ng bonggang-bongga ni Ninoy Toroy. Ka-arty ba ni mo, Buka Tetsu? Ay? Arty ni Buka Tetsu. So, yan yung mga manok. Love pa rin ako ng mga manok. Pero yung mga manok ni Ninoy Toroy, kunti na lang kasi dinunlok. Dunlok is yung sakit ng manok ba? So, habang pinapahinto natin yung ulan, kasi umulan talaga. Buti na lang. Pero maghanap ako, baka nandito yung aking kalo na native. So, dito makikita natin yung aming grind corn milling machine. Our organic corn milling machine. So sa bahay na to, ang daming memories. Meron pa ditong transistor radio. Actually, gumagana pa to. Matagal na to, pero gumagana pa ito. So, hindi ko na to pinaano. Hindi ko na to pina-repair kasi ito yung alaala sa aming kabataan. Ang tagal na ito, pero it's still standing strong with reliable source. So, dito yung kwarto namin dati. Which is very simple house. Kaso lang is, you know, sa isang bahay, pag wala talagang babae nakatira is hindi siya arrange. Or depende sa babae. Kasi may mga babae din dahi na hindi talaga marunong mag-arrange. Kagaya ko. Babae ba ako? Ayan, this is our kitchen. Ito lang yung pinarepair ko ng ang kitchen. Pina-close ko siya kasi dati open to. And then, yun nga yung mga, yun. Tingnan yung manok. Na masilong in town. Kasi umulan. Masilong mo, bibe? Okay, bibe. Silong sa mga, ayan, pumasilong. Kunti na lang yung manok ni Ninoy Toroy. Okay, so patuloy tayong i-tour dito sa kitchen. So itong kitchen na to ay pina-repair ko ito kasi nga dati open ito. Tapos kahit sinong pumasok
kahit sino ang papasok, manok, karamihan manok, tapos yung aso, at hindi siya ano, hindi siya, hindi na siya tawag dun, hindi na siya malinis. Kaya yun, pinaano ko siya, pinaklog ang sibukatech. Itong sibukatechi na to, this is the bukatechi bells na talagang bukatech down in my arte ba ni mo eh? Arte siya kasi nga sabi niya, bakit ka nagpunta dito ba yot? Hindi man ito bahay mo. Ayan. Talagang pag nandito ka sa ba, sa ano namin, sa luma naming bahay, masasabi mo talaga na this is the life in the bukid. Kasi ganun mga, pero ano talaga yun, mga ganun na dyan mo isasabit, dyan mo isasabit yung mga bag na yan, yung mga ginagamit mong jacket, yung mga gagamitin mo para mabilis lang siyang matuntun. Ganun sa bukid, dai. So, i-on natin yung ilaw, kung may ilaw ba. Ay, may ilaw, dai. May solar dito. Ayan, pinalagyan ko ng solar. Para pag nag-brown out yung solar yan, ayan, nag-charge. Kita niyo yung red na nag-blink-blink, twinkle-twinkle little star. Ano yan? Nag-charge ang solar. Okay. So, meron ditong ganito. Meron ditong shilin. Pero, mas gusto ni Nino Toroy na gumagamit ng wood. Kasi, si Boss Stephen, dito siya nagluluto. Yan. Ganito. This is the traditional and traditional kitchen that is kitchening traditional kitchen namin na wood yung ginagamit, kahoy bayit, at dito kami nabubuhay. So tingnan yung mga kahoy ni Nino Toroy, social ang kanyang pagbugha or pagsibak, kasi ginagamitan niya ito ng chinsu, kasi marami ditong mga malalaking kahoy na dry na maganda siya gawing panggatong na this. And then syempre yung hindi talaga namin makakalimutan, yung aming, ito yung pinaka organic ref. Tingnan nyo pa, this is the door and open the door. So dito namin ilagay yung mga ulam naming tira, ganun, para hindi mapasok ni Bukateta. Ayan si Bukatetich. Bukatech. Bukatech. Ano sa ba? Sira makagnyaw-ngaw. Gutom ka per me. So, yes. Dati talaga walang ano. Wala kaming tubig. Mag-igib pa ng tubig. Ngayon, meron na kaming faucet. Ganun. Ang importante, kahit simpleng bahay lang, ang importante, may tubig, may kuryente, at syempre, may kusina para magluto ng aming mga ulam. And the bukatets, talagang nyaw-nyaw ng nyaw-nyaw. Tapos syempre, hindi talaga mawala sa taga-bukid ang kapi. Kapi. Kasi nga, malamig sa umaga. So, naroon ditong door. This access door ay, well, open the door. Makikita dyan, maraming tanim, kaso lang, walang time si Nino Toroy na maglinis. Kaya, pag open mo dito, makikita mo ay, para siyang govat. Govat na des. Pero ganun eh. Hindi namin pinoforce si Nino Toroy na magtrabaho dahil sa kalagayan niya na isa din siyang PWD, like just like me. Just like mommy. So yun, close na natin. Kasi yun yung mga Madrid kakao yan. Okay, close na natin. Close the back door of our ancestral home. This is our ancestral home. So ito, sartin. Ito yung ginagamit namin hanggang ngayon. Sartin ito na. Sartin pa more. So yan, mga ayam ko yung mga taga-bukid, nakarelate sila sa mga ganong. Diyan ilagay yung mga baso, mga ginagamitation, pomeration, and baby vocation. Ansa man? Ansa naman pod? Dirira ka ha? Just stay here.
Okay. So that's it. Tinotour ko lang kayo sa dating, sa anong lumang bahay namin. Ay, ito pala yung ipagamit ko. Kasi yung Starlink ay ito yun. Paano ko to eh? Pagamit ko to kay Boss Stephen. Kasi gusto ko, ganun pa yun. Bilikisan pa yun ng Loved. So meron ding ano dito, maliit na door. Ang daming door dahil. This is a door. This is the side access of our garage. Meron kaming garage dito, akala niyo. Akala niyo wala kaming garage. Meron. Buka touch, bala ka diya ka. Tapos ito, door din to. This is our sliding door. Social kami dahil, sliding door pa more. Sliding door, di ba laisyo? Sliding door na des. Slide it. Hindi lang automatic sliding door. So, balik na tayo sa main sala. Di ba? Kung gusto mo mag-inom ng tuba, cheers! Cheers, dahil. Sa akin man to na naituro yun. Sa akin man to. Dito ako mag-inom ng tuba dati, dahil. Cheers for a good life with a tuba. Okay? So that's all. Ang dami kong memories. Ang dami kong alaala sa aming lumang bahay. At hanggang ngayon, standing strong pa rin bahay namin. Diyara ka buka. So yan. Wow, bahala ka buka. Diyara ka. Close ko na to. And sa mga bahay namin na old bahay, of course, Pfizer is here. Pfizer. Pfizer is very cutie pie. Kiss mommy. Sa isang bahay namin sa bukid ay meron talaga kaming tinatawag na pinsa. Yan yung pinsa. Pinsa yan. So ang pinsa ay Bisaya yan, which is dyan namin itatago yung mga manok. Na for example, nanganganak na manok. Yung manok na kailangan, yung manok na pwedeng katayin para ulam. So yun yung si Bukatets. And dito na. So yan yung si Brownie. Ang loyal dog ni Nonoy Toroy na never din iniwanan niya si Nonoy Toroy. Ganon ang mga dogs. Buti pa ang mga dogs. They are very loyal to mommy. Oh, do you want to see a very beautiful flower? Wow, ang ganda ng flower dahi. The flower of the house of Nonoy Toroy. Ano ba si Nonoy Toroy? Bakla? Bakla. Kasi meron din siyang flower. Ayan ang flower. Flower dahi. Ang ganda. Magtanim ko nito. Magtanim lang. Ang ganda dahi. Ang ganda. Para siyang cherry blossoms na malaki. Pwes, meron akong idea ngayon. Hello? Do you have an idea? I have an idea. And that idea is now in my head. Pwes. Ang ganda kaya. Maganda pa more. Pwes. Daming gumamela. And I will get this in my head. Just like that. Look, guwapo. So, Bayotch. Bayotch down in my Bukatets. Perfect! Diba? Ganon. So, mag-tour. Hindi pa ko tapos aking tour. Dito sa lumang bahay namin. So, masim kag-piak-piak-piak. Hindi siya kag-piak-piak-piak. Diba? That's our ancestral home. Na hindi ko yan pinabago para sa mga good memories. You have to count the good memories lang, not the bad. Ganda talaga ng flower. Tapos dyan, the Sayar of Nonoy Toroy. So, hindi na siya mahihirapan. Kasi dito siya maliligo and dito siya
Okay, so that's all. Daron pa dun. Mamaya na yun. Kasi babalik na ako. And then, marami pa akong itutor dun sa baba. Kasi, side, this is the side, this is our lupa. In the other side. Kasi nga, malawak na yung lupain namin. Kaso lang, talagang bakilid or matarik sa Tagalogation. Okay? See you on my next tour sa aming bukid. Hello, ang cute ng ano, chicken white. Nagpahinga siya sa tinatawag na pinsa. Ang tawag nito pinsa. Yung may bakod sa ilalim ng bahay, yan yung bahay namin, ilalim yan pinsa. So, ang mga parts ng bahay sa bukid, pinsa, ito yung pinsa na lalagyan ng mga manok or kahit ano, baboy pwede. Kasi pwedeng baboy dyan sa ilalim ng bahay. Oo. Dati, yung bahay namin dun sa kabila, kasi meron kaming bahay dun na mas malaki yon, ay nilagyan namin ng baboy sa ilalim. Tapos, ano pang part ng bahay? Swambi. Swambi is para siyang room. And then, lauting. Lauting is yung nasa taas na doon namin ilagay yung mga mahalagang bagay like unan, ilagay namin sa lauting. Tapos, sala, syempre sala, and kusina. So, yan yung party ng mga bahay sa bukid. And then, sa kung merong kwarto, basically yung kwarto namin, swambi. So, nandun yung aparador. Sa swambi, aparador, lagaya ng damit. Or pwede rin kaban. So, ano yung kaban? Yung parang puro mang kabaong na ano siya, kahoy na doon namin itatago yung mga mahalagang gamit, dokumento at siyempre yung aming damit. Ganun, alam ninyo ang party ng bahay sa bukid. So, ang dami ko pang itutor, hindi ko pa, ang dami ko pang gagawin dito. Okay, that's all. This is Ate Cha. Thank you. Bye.